apat na miyembro ng teroristang Abusayyaf sa Basilan ang sumuko sa 68th Infantry Kaagapay Batalyon na pinamumunuan ngayon ni Lieutenant Colonel Napoleon G. Pabon Jr. sa Barangay Campo 1, Lamitan City, Basilan. Kinilala ang apat sa alias na Tire, residente ng Barangay Tablas, Tuburan. Tauhan ng namayapang ASG leader is Nalun Hapilon. Si alias Jan, residente ng Lagasan, Barangay Kulay Batu, Lamitan City, kaanib sa grupong pinamumunuan ni Abusayyaf leader Nur Hassan Jamiri, sina alias Uking at alias Musa na parehong residente ng Barangay Kalut, Tuburan, Basilan. Isinuko rin nila ang isang M1 Garand Rifle, isang M79 Grenade Launcher, dalawang kalibre 45 at mga bala nito. Sa loob ng kampo mainit na tinanggap ang pagbabalik loob ng apat na ASG members sa gobyerno. Nais na raw nilang mabuhay ng tahimik na kasama ang pamilya. Sinabi naman ni Tuburan Municipal Mayor Jury Kalahal na napakalaki raw na tulong sa pagpapaunlad ng kanilang bayan ang tuloy-tuloy na pagsuko ng mga kalaban ng pamahalaan, lalo na ang Abusayyaf Group, dahil unti-unti daw na nababawasan ang takot at pangamba ng ating mga kababayan. Isang tauhan ng Abusayyaf ang sumuko sa 15th Special Forces Company ng Philippine Army sa Sitio Dangkalan, Barangay Kulay Batu, Lamitan City, probinsya ng Basilan. Kinilala ng Joint Task Force Basilan ang sumukong ASG member na si Hamid Isdamain, alias Puto, 31 taong gulang, nakatira sa Barangay Langgong, bayan ng Muhammad Ajul, Basilan. Voluntaryong isinuko din ni alias Puto ang 50 caliber sniper rifle kay 15th Special Forces Company Commanding Officer Captain Sherwin Lachera. Ayon kay Puto, siya ay kabilang sa grupo na pinamumunuan ni Abdullah Indanan bago siya nagpasyang tumiwalag sa nasabing grupo. Nagpasalamat ang malaki si alias Puto sa lokal na pamahalaan ng Haji Muhammad Ajul na pinangangasiwaan ni Mayor Ibrahim Baliaho at sa mga militar na sumuporta sa kanya para makapagsimula ng panibagong buhay para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ayon kay Captain Lachera, bukas ang kanilang pintuan para sa mga kapatid na ASG na nais ng magbagong buhay at magbalik loob sa pamahalaan. Si alias Puto ay dadaan umano sa reformation process sa ilalim ng programang Against Violent Extremism o PAVE para sa kanyang ikapagiging responsable at produktibong mamamayan. Sumuko sa militar ang dalawang miyembro ng Abusayyaf sa Basilan. Kasamang isinuko ng dalawa ang isang caliber 30 US Garand Rifle, isang M203 caliber 40 grenade launcher at isang perasong granada. May detalye si Grace Alconaba. Sumuko sa militar ang dalawang miyembro ng Abusayyaf sa headquarters ng 15th Special Forces Company ng Philippine Army dito sa Barangay Tuburan, bayan ng Haji Muhammad Ajul, probinsya ng Basilan. Pinangalanan ni Army Captain Sherwin D. Lachera, Commanding Officer ng 15th Special Forces Company, ang dalawang sumukong miyembro ng Abusayyaf na sina Abu Hatab at Abu Jig na kapwa taga Barangay Makalang, bayan ng Albarca dito sa probinsya ng Basilan. Si Abu Hatab ay dating miyembro ng pumanaw na Abusayyaf leader na si Abdurahak Janjalani bago ito lumipat sa grupo ni Basilan ASG leader Hamseraji Sali. Samantalang si Abu Jig naman ay miyembro ng grupo ni ASG leader Nur Hassan Jamiri. Kasamang isinuko ni Abu Hatab at Abu Jig ang isang caliber 30 US Garand Rifle, isang M203 caliber 40 grenade launcher at isang pirasong granada. Naisipan umano ng dalawa na kusang isuko ang kanilang sarili dahil pagod na umano silang makipaglaban at nais nang magbalik loob sa pamahalaan at yakapin ang malaya at mapayapang pamumuhay kasama ng kanilang pamilya. Umapila ang dalawa sa iba pang mga miyembro ng Abusayyaf na sumuko na at magbalik loob sa pamahalaan dahil para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Ang nasabing returnees ay mapapabilang ngayon sa Program Against Violent Extremism o PAVE, kung saan isa sa ilalim sila sa psychosocial intervention and trainings bilang paghahanda sa pagharap sa panibagong pamumuhay at maging maunlad at responsableng mamamayan sa lipunan.